Kumustas mga kapor, ako po ang inyong lingkod, si Mel Kapor. At for today's video, tuturuan ko kayo paano gumawa ng isang voiceover vlog. So una mga kapor, so kailangan natin ng record, syempre. Yun yung i-re-record o bibidyohan kung ano man yung gusto nyong i-vlog. Alawa, meron tayong kailangan na app na gamitin. So ang app na gagamitin natin sa pag-edit natin is yung KineMaster or KineMaster. Hindi ko alam kung paano nyo siya i-pronounce, pero ayun ang gagamitin natin. So mga kapabor, ito nga pala yung mic na gamit ko pag gumagawa ako ng voiceover vlog. So in this video mga kapabor, gaya ng sabi ko, kailangan natin ng apps ng KineMaster. So ang unang gagawin natin ay pupunta lang sa Play Store at hanapin ang KineMaster. Bale, i-type mo lang ang KineMaster sa search bar ng Play Store at lilitaw na ito. So ayan ang itsura ng KineMaster. Ayan, nagpapa-update pa nga yung akin. So ang gagawin mo lang ay install mo tong apps na to. So in my case, meron na ako, kaya hindi na natin kailangan pang install. So ngayon na-install mo na yung KineMaster, syempre, kailangan mo tong buksan dahil dito tayo mag-edit. So bali, ganyan ang itsura niya pag binuksan niyo at clinic niyo na yung apps. Pulang pula. So pag okay na at all good na lahat, syempre, create niyo na tayo. Sa part na to, dito tayo pipili ng aspect ratio ng ating video. Nakadepende sa iyo kung anong gagamitin mong aspect ratio. Nakadepende kasi sa kuha ng video mo kung anong aspect ratio ang gagamitin mo. It's either portrait or kaya naka-landscape yung kuha ng video. So kaya mo na mag-desisyon, malaki ka na. At pag okay na at bunang yung desisyon kung ano man napili mong aspect ratio, syempre, simulan mo na. So in my case, 16:9 o naka-landscape yung video na aking i-edit. Now click mo lang yung create at dediretso ka na dito sa mga files mo at hahanapin mo lang dyan yung video na yung i-edit. Now pag okay na at nakita mo na yung video, i-click mo lang siya ulit. Ayan, now as you can see, bumaba na yung video na ating i-edit. Ito yun. Ngayong okay na at nandyan na ang video, ang kailangan mo lang gawin is pindutin yung record button. Tapos start ka na mag-record ng yung boses. Gaya nga ng sabi ko kanina, mas okay pag nagre-record ka ay meron kang mic na gamit. Kailangan tahimik din yung paligid para walang distraction o no? Kahit anumang ingay ang mare-record. Ngayong na-record mo na ang unang sentence na sinabi mo, meron akong technique na tuturo sa inyo. Ang ginagawa ko kasi para hindi magmukhang putol-putol ang aking sinasabi, ay kinakat ko o tinitrim yung mga dead air. Sa pamamagitan kasi nito, parang nagmumukhang dire-diretso lang ating pagsasalita. Ang isa pang paraan para magmukhang dire-diretso ang yung pananalita sa pag-voice over vlog, yun ay ang pag-record ng yung sinasabi word by word. Medyo mahirap at matrabaho nga lang kumpara dun sa percent. Tulad sa video na to, ang ginawa ko ay per sentence at kinakat ko na lang tapos imumove ko lang siya backward. O diba, ganun lang gagawin mo para ka lang nananahi. So parang pala dito na idadagdag ko, kailangan mo na may background music ang yung gagawing video para hindi naman boring sa mga manonood. At kailangan yung pipiliin mong background music ay yakma naman dyan sa video na i-upload mo. So ganun lang naman kasimple kung paano gumawa ng isang voiceover vlog video. Ngayong tapos ka na mag-edit, click mo lang yung arrow na nasa top right side na nasa screen mo. Tapos sa part na to, dito mo naman pipiliin kung anong resolution or frame rate ng video ang isa-save mo. Ako kasi 1080p by 30 ang gamit ko lagi or 1080p by 60. Nakadepende din kasi yan sa specs ng cellphone mo. Ngayong kapili ka na kapabor, i-click mo na yung save video para diretso nang ma-save yung video na ginawa mo. Yan, ganyan yung itsura pag saving na. So ito nga pala yung itsura nung in-edit natin video kanina. At yun na rin ang mga actual boses ng record. So hello mga kapabor, in this video, tuturo ko sa inyo kung paano gumawa ng isang voiceover vlog. Sa video nito, makikita nyo sumasayo yung mga bata. Napakasayo nga ng mga bata dito habang sumasayo sila, napakakulit. So ganito lang naman gumawa ng isang voiceover vlog. Importante kasi dito parang tuloy-tuloy yung pagsasalita mo para hindi maging dull yung video. Napakadali lang gumawa ng voiceover vlog, di ba? So enjoy! So yun, that is it, pansip mga kapabor, no? Yun na po yung tinuro ko sa inyo kung paano gumawa ng isang voiceover vlog. Tama, may natutunan kayo dito sa akin tutorial na to. Sa mga iba pang susunod na videos na ituturo ko sa inyo, please do follow my page. Leave na rin ng like at share na rin. So, ayun lang mga kapabor. Maraming salamat. Hanggang sa muli.